Sa punto pong ito, mga ka-RSP, pag-uusapan naman natin ang mga latest na aktibidad ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Audrey, una nating talakayin itong directive ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pagdating po sa pagresponde dito po sa El Nino at ganoon na rin po sa La Nina. Ang gusto po ng ating Pangulo ay yung whole of government approach. Ibig sabihin po, lahat po ng ahensya ng gobyerno ay magtutulong-tulong para po maibsan po itong epekto po ng particular na itong El Nino, lalo na sa ating mga magsasaka. Mm-hmm. Kasi itong El Nino talagang mga farmers ang highly affected dito. Kaya priority po ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. yung maibigay po ang tulong po para sa inyo. May short-term at long-term solution syempre para dyan. Short-term, nandyan yung financial assistance. Pwede rin yung pagpapautang sa ating mga magsasaka kung kinakailangan po nila. At syempre, pagdating naman sa long-term, yung mga infra projects, yung mga dam, at syempre yung magandang irrigation system para sa ating mga magsasaka. Ayan, kung dito nga sa Metro Manila, Dayan, nararamdaman natin yung sobrang init ang panahon na epekto nga ng El Nino. What more do sa mga lalawigan kung saan ang pinagkukunan talaga ng pangkabuhayan ay yung agrikultura, pagsasaka. Whole of government approach. Yan po ang tema o ang kagustuhan ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ibig sabihin, magsasama-sama yung bawat ahensya ng gobyerno para matulungan yung mga apektadong mga Pilipino. Particular na nga po yung mga magsasaka. Kagaya na lamang po ng National Irrigation Administration na batay sa balita, dinoble na yung pondo para makasigurado na matutulungan yung ating mga kababayan. Kabilang sa mga paggagamitan ng pondong ito, yung solar pump irrigation, fertigation at drip irrigation. Mm-hmm. Gayun na rin, ito naman yung sinasabi mo kanina, Dayan, yung long-term solution. Alam mo ba yung mga dams na ginagamit natin ngayon, pinakikinabangan natin ngayon, gawa pa noon, kinonstruct pa noong panahon ng tatay ng ating Pangulo, mm-hmm. ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. So, itong mga dams na to kailangan ng madagdagan. So for so many years, hindi ito nadagdagan, kailangan na natin gumawa ng mga bagong dams para mas mapakinabangan dahil dumadami na rin ang ating populasyon. Well, nandyan po ang hakbang ng mga gobyerno. Siyempre tayo rin, tayo mga Pilipino, kung hanggat maaari makapagtipid rin tayo ng tubig, yung pagkonsumo natin ng tubig, para we can do also our part. Maibsan po itong epekto po ng El Nino. Kasi kapag hindi po ito natugunan, ay may ripple effect ito, hindi lang sa agriculture, mm-hmm. even tourism, maapektuhan yan. So kailangan talaga nga yung whole of government approach ay maipatupad. At tayo rin po, in our individual part, magawa natin yung ating parte. O pangalawa naman nating pag-usapan na itong tungkol po sa nangyari po sa Taiwan. Ako, napakalakas pong lindol. Magnitude 7.4 na lindol ang tumama po dyan sa Taiwan. At syempre, ang ating pong administrasyon ay yung kailangan po ng tulong ng ating pong mga OFWs dyan ay handa pong tumulong ang gobyerno at maging po sa inyo pong pamilya. Ayan nga, nagpahayag na ang DMW, Department of Migrant Workers, ng kanilang kahandaan sa pagsuporta sa mga kababayan natin dyan. Alam mo, napakaraming Pilipino sa Taiwan, napakaliit na bansa niyan, pero nasa 67,000 na kababayan natin yung nagtatrabaho dyan at napakalapit po ng Taiwan sa ating baybayin sa bandang upper part ng Luzon. Ano? Kung kaya't nung inanunsyo kahapon ng umaga yung lindol sa Taiwan, nag-anunsyo rin ng tsunami warning ang ating pamahalaan na binawi naman. Mm-hmm. Dahil pinag-iingat din, dahil baka maka-apekto nga, dahil malapit lang itong bansang ito sa upper part ng Luzon, baka maka-apekto rin sa atin. Ngayon pa man, ang pinakamagandang balita dito, wala pong naapektuhang mga kababayan natin sa Taiwan sa lindol na ito. Bagkus, kagaya ng report ni Soo Jin Kim kanina, maraming kinabahan at natakot dahil malakas nga naman itong tumamang lindol na ito. Umaga pa nangyari. Of course, we're very sad kasi may napaulat na po dyan ang namatay. Siyam na po ang napaulat na namatay. Although wala pong Filipino, pero sa ating pong mga kababayan, kung kailangan po ninyo ng tulong, kayo po ang mga ambassador ng ating bansa. Malaki po ang inyong sakripisyo. Kaya kung tulong at tulong ang kailangan po ninyo, nandyan po ang gobyerno. Kasi baka yung ilan sa kanila, sa sobrang takot, baka kailangan na siguro, kailangan nyo bang ma-repatriate dito? Kailangan nyo bang bumalik na dito sa Pilipinas? If you do, of course, the government is ready to support and assist you. So nasa recovery stage pa po yan, mahaba-haba po ang recovery stage niyan. At kapag may mga ganyan tayong kapitbahay na nakaranas po ng ganitong disaster, ang mga kapitbahay nyo rin po, ang mga iba't ibang bansa ay handa pong tumulong para po kayo po ay makarecover. Ingat po sa ating mga kababayan sa Taiwan dahil ang reported mayroon pang mga aftershocks. Mm-hmm. Yung ganito kalakas na lindol, lakas sa 7.4. As expected, mayroon pa mga susunod na aftershocks yan. So yung mga kababayan natin dyan, haluan po natin ang panalangin. Ingat din po tayo.
At hanggang dito muna po ang ating update patungkol po sa ating Pangulo. Abangan po ang susunod nating pag-uusapan dito lang sa Mr. President on the Go.